Saatong mga Christian, always sila ibutang sa itong paminsaron na ang Diyos man wala nagpalayo sa aton. Sometimes kita lang gid ang distance mo. Pati nga mga, kita lang gid ang distance. That's why sa aton, bilang mga alagad, mga anak sa Diyos, nagasunod sa Diyos, magtinguha kita na kita mismo mag-initiate sa pagpalapit sa Diyos. Tama ba? Amen? Man, ako wala yun. Silence means yes. Hallelujah. Ha, di ba? Oo. Ang nagdapat sa atong dapat mag-initiate ta, mag-itatabala sa pamaagi. Di ba? May topic tabi before, di ba? Living intentionally. So in other words, ikaw din mismo mag-initiate. Mag-intention din mo nga magpalapit. Intention din mo nga mga kumbaga magpangita. Kung ikutob ka, pangita ang mugit ko din ka makakaon. No? Huwag iwaw ka, mag-ita ka din sa tubig para ikaw matambalan, mabulungan mong kauhaw. Kaya muna dating natin. That's why ang title natin today, it's all about God is waiting for you. God is waiting for you and for me. Ayabi man natin sometimes mo, ang Ginoo, wala, gibiyan ako ni Lord. Dodi ko na sa'yo mga tiyagan. Kaya kabalo kasi mga kabuhi, may mga hulot ka da, na ikaw mismo nag-initiate, kabalo ka sala. Pero sometimes ginapurso mo, ginagusto mo, ni Lord, amo ginisundan ko. Tandaan natin, kita dapat magsunod ni Lord, hindi si Lord magsunod sa aton. Tama, no? Amen. Kita dapat magsunod ni Lord, hindi guys si Lord ang magsunod sa aton. Naka, no, kung si Lord ang magsunod sa aton, ay kita ang Diyos, hindi si Lord. Diba? That's why sa aton, nabanggit sa Bible din yun, why the Lord waiting for us? Who are we, by the way? Sino kita ang wala tong sa Diyos? Sino kita nga mag-open arm si Lord? I am here. I am waiting for you. Naghulat ko si mo. Di ba? Hambang yun sa Revelation, di ba? Kung ikaw ara sa putahan, dapat manukto ka. Para ano? Abrihan ka. Hindi mo pwede mag-tiller ka lang sa likod sa putahan. Saan ko mani-open mo? Hindi pwede. Dapat manukto ka para abrihan ka. Di ba? Seek and will find. That's number sa Matthew 6:33. Seek first his kingdom. No? That's why sa atin ng Bible, why the Lord waiting for us? Who is this God, by the way? Sino ni si Lord? Sino ni siya? Nahulat tonggit kita. Di ba? Mga pamangkot na siya, nung ma-realize, oo nga, no? Kahit kung wala ako ni Lord, anong pulos ang kabuhi ko? Wala, no? Wala kita. That's why sa atin, why the Lord waiting for us? Who is this God, by the way? First, He is a God of patience. Siya ang Diyos ng pasinsya. Lato nga. So the Lord must wait for you to come to Him. May pasinsya si Lord sa paghulat sa imo. Pero kita sometimes so walay pasinsya, no? Walay pasinsya ta sometimes. Kadukay nag-abot ni pangamuyo. Man kadukay na niya. Man diin na makaragat. Nada. Kita wala pasensya. Pero ang Ginoo, who is this God? He is a God of patience. Siya ang Diyos ng pasensya. Now, kung wala kay pasensya, kasi wala kay Diyos ang pasensya. Di ba? Kaya nga, si He is a God of patience eh. Di ba? Ang unis na ito, nabagit sa Bible dito, God, so the Lord must wait for you to come to Him. Ikaw it mismo mag-initiate. Ikaw it mismo magtikang, palapit, initiate. No? Pareha ba lang sa ibang mga tao? Hambal sa mga tao, ako di ko mapating ng ulit Diyos. Hambal na iba, no? Nanonood pati ano ni? Hambal man sa barbero sa ano, lalaki. Ako, nagpating kong walay Diyos. Anong hambal sa gigupitan? Ako, wala ko nagpating ng may barbero. Kaya nga, may long hair. Eh, paano magupitan ng long hair kung di ka palapit sa barbero? Tama, no? Correct. Ako na, ang Christian. Hindi ka mapago ang ipal. Pastor, hindi ko mapalapit sa Ginoo kay may ano pa ko, may pakulong pong slogan yun to. Pastor, ano pa ko? Bisyoso pa ko. May damo pa kong abisyo. Sugaron pa ko. Ininom pa ko. Himabay, hindi ko mapalapit. Pastor, dapat dulao na ng danay ko ni Bibo kong mapalapit sa Diyos. Nagkamali ka, kapatid. Dapat palapit ka sa Diyos kaya di mo na kayang dulao, pero ang Diyos kaya niyang dulao na. Di ba? Palapit ka. Just the way you are. Kung sino ka, palapit ka sa Diyos. Di ba? Amari, amari. Why the Lord is waiting for us? Who is this God? He's a God of patience. Ikanawa, He's a God of love. Ano, amari?
so He can show you His love. Ano daw? Palapit ka sa Ginoo para may pakita niya yung gugma. Bisa huwag ka nagpalapit sa, kita mo naman ang gugma siya. Pero ang pag sa Ginoo, palapit ka na para mapakita ko sa imo. Diba ang yun? Lapit ka na, introduce ka pa. No? Proud si Lord at sahaba ni Lord. Palapit ka ni Lord. Kaya ano? So that He can show you His love para ipakilala ka. Ah, by the way, anak ko ni. Diba? Proud siya si Lord. Ikaw, sa kabuhin mo, proud ka man na nakakilala ka kay Kristo? Proud ka man na nagasimba ka? No? Amuni, God is waiting for us. All we need to do is just to initiate, make some steps palapit sa Diyos. Ikaduha, ikatato, He is a God of power. Ano ba Valerio? So that He can show you His love and compassion, for the Lord is faithful God. Faithful si Lord. Yung kita sometimes, hindi faithful, no? Hindi kita faithful sa sometimes ganyan, sa mga friends natin, kapitbahay natin. Sometimes, mga gipang deny pa ta sometimes. May tinatago-tago pa kita ang sikreto. Kung gusto ka sa breakthrough, ibuhag-hag ng sikreto mo. Ihagang kung sa iban pa nga dominasyon, iban pa nga sikta, ikumpisal mo na. Ikaw, huwag yung mga malikumpisal mo sa tao. Ikumpisal mo sa Diyos. Kaya ang tao di na makapatawad si mo, pero ang Diyos makapatawad din si mo. Di ba? That's what's happened. Lato ba ang Diyos open arms? He's waiting for us. Pero sometimes pala sa atong gusto din na ito, Lord, ipulso mo din na Lord. Amugini Lord, ha? Sunda ko. Di ba? Nakawala mo ng puntos niya? Amugini Lord. Gusto ko niya. Gusto ko siya. Gusto ko na abutan. Sunda lang bala ko? Ang bala Lord ni anak, ha? Ako may uyat sa susi. Kung ini nga purtahan para sa imo, maupin din ini. Kaya ako may uyat sa susi. Pero ini nga purtahan kung closed door, hindi ka gini maka-open. Ako yung uyat sa susi. Di ba? May mga putang na gusto sa Ginoo lutuon pa before ihatag si mo. Kaya pasin kung hilaw, ang tawag na? Lagnos. Pasin magtagasakantian mo. Di ba? Sometimes, aminin nga mga opportunity, wala gialaw sa Ginoo because God has preparing something that is better than this. Amen. No? That's why kung ini nga purtahan imo, imo ginaya. Pero pag magabot ang blessing, wag ka pala niya lang niya, damputin mo na, dakpada ng blessing. Di ka may blessing na gina-offer pa, ayaw-ayaw mo pa, hard to get ka pa. Nga, mapahard to get pa na sometimes, tungod na sa I pride. Pride. Garbo. Hindi pwede. Dapat may ano pa kami. No? Sometimes ato nga kabuhi, bala ang ano na, ang opportunity nagapanuktok na. Nakuha na? Sometimes ang opportunity nagapanuktok na. Pero sometimes gina-decline pa natin. Kaya nga, we want more. I need more. I need more sign. Hindi mo na kailangan ng sign. Christian ka naman. Kabalo ka naman sa Biblia. Sign language ko lang. No? Lord, di pa niya mo, Lord. Di ba? Saan ako pa mangita? Saan ako pa magdampot sa mo? Hampan ng Lord, ang bagal mo kumuhayan ang blessing mo. Ang hinay mo, no? Ang talamya mo. Laminday. Hampan ng Lord, pag nag-blessing, damputin mo. Huwag kang pabagal-bagal. Kaya ang Christian na pabagal-bagal, ay baka hindi ka pa Christian. Kaya mga Christian, alert ni. Attentive ni. That's why, Hampan ng Ginoo, I am waiting for you. Anak, I am giving you this opportunity. No? Nga hindi ka lang ikaw malipay, pati bilog siguro ang ministry, no? Diba? Ayok nga each one of us, ang inyong mga vision, hindi nyo pagdala ang vision nyo para sa Diyos. Vision kay mission nyo para sa Diyos. Kaya nga, the best kayong business para sa Diyos, the business niya. Ikatato, Mary, He's God of power. Ikapat, He's a God of compassion. Grabe. Dili ko makita, oh. Luke chapter 15, verse 17. Natawa, kita niyo na yung prodigal son. No? Kita niyo na yung prodigal son, no? Luke chapter 15, verse 17. Hamalirin.
when he finally came to his sense, he said to himself, at home even the hired servants have food enough to spare, and here I am hunger. Tungod sa iyong pagkaprodiga, tungod sa iyong pagkapasagulero, ambisyoso, gigutom ka na. Nagka, ako sa Bisaya, pangkabuhin mo, nagkalitsi-litsi na. Sa Bisaya ng term. Pero ang basa Biblia, he is a kind of compassion. Kita niyo yung prodigal son, nabalik ako, pa? Mas nice guro. Ako na niyong interpretation, ha? Pero masalo sa Bible. Luke chapter 15, starting to 11 to 30 plus something. Habaliyak pa! Mas may siguro ang ining, kung sa mag-anak pa, isip pa rin ka, kuha ko ng ako ng bahin, pati. Di ba? Imagine na bata. Kaya, mindset ang yaman niya, mindset pa, kumbaga, mukhanto ko sa city, magpalinding ko to, ha? Paglinding mo, hindi ka na mag-araro di sa bukit. Kay Linding ah, kwarta, percent-percent to, turpo ang dating, Pero pag-abot niya sa city, gigasto niya tanan nga kwarta, tanan nga rasya, niabot ang famine sa sinang lugar. Ano ganyan famine? Oh, mga tagutom, mga trahidyas guro, ano na? Naubos ang iyang kwarta. Tandaan mo, bisa namin pa ni mo kamanggaranon, kadamos ang kwarta, pag ang Diyos na imong kontra, wala ka gidya. Correct. Kaya bisan pa ano ang imo kadamo nga kwarta, kung kabuhi mo na ang aton paghahambalan di, hindi maka-extend sa kabuhi mo ang imo nga kwarta. Ang imo nga kwarta, hindi na makahatag sa matutuod ni mo nga kalipay. Ang matutuod nga kalipay, di na lang gid kay Kristo makita. Niabot ang famine. Si Impisiya, ang iya nga papa, nag-hired sa mga servant, siya nakaroon ang servant, nang-apply naman siya. Nga to the point, kasi yan natin pakaunsang baboy. Nga to the point, nga pati ka lang unsang baboy, damog kauno na niya. Kaya nga, desperado na siya, ay gutom na eh. Niyabutan pa ka mo sa punto niyo, nga daw desperate na ka mo? No? Natawa na, hangali, when he finally came to his sense, finally, nahimasmasan ng dungon nga bata. Finally, na-realize niya nga kung layo ka sa tatay ni mo, di po magani kaya. Di ba? I am talking about God. Hamali niyo? He is a God of compassion. Hamali, when he finally came to his sense, to say to himself, at home, sa akon balay, o sa balay, sa akon amay, kamo nga pagkaon, ipin mga servant, magkakaon, sumbra pa. Pero ako, here I am, gutom. Yeah, sometimes aton mga desisyon sa kabuhin mag-consequences, maka-encounter kita sa consequences. That's why ito palagpag desisyon sa aton mga kabuhin. Hindi naman palagpag desisyon. Abinin mo, one way na, two ways pa gani. Tuling. Hindi ka palagpag sa kabuhin, mag-desisyon ka nakaupo ni mong Diyos. Di ba? Amo ni Amario, Amari. And there I am dying of hunger, I will go home to my father. To my father. To my God. Yes, ano ka pa magbalik sa Diyos? Amali Lord, I am waiting for you. God is waiting for you. Do you think ang ari sa simbahan, they are seeking to God? Sometimes, ang iban, wala. They are here for just a performance. Tanda na ito mga kapatid, ang pagsimba, hindi ni kompetensya. Hindi niya, it's all about our performance. Di ba, ang pala sa Mateo? I think Mateo, sa New Testament, ang matiling tapat hanggang wakas, it's not all about competence. Di ba? Ang tapat. Bisan hinay ang dalagan mo, pero sigurado, pihogit, palangit ka. Kaya bisan pa nakuna ka sa simbahan, pero imong tagipuson, paminsaron, pagkatao, wala sa Ginoo, imperno ka. Hindi na, God is waiting for you. Satan is waiting for you in the inferno. Di ba? That's why sa ato na, pang may time ta, dapat tinguhaon na ito, magimakastangan, Lord, this is for you. Para hindi sa inyo, you're so eager na magkato, maglakat, magbasa sa Bible, explain, share. Kaya ang panahon na ito, malipot
sin ang kalibutan. That's why God is waiting for us. Diba? Hambalin sa Bible, no? I will go home to my father and say, Father, I have sinned against both heaven and you. Natawa na bala? Dira na gani niya na tulupang dan, natawa ang tao, pagbakasalan na, diyan na ma-realize, sakto yun, no? Ang konsensya na sa huli. Ang pagsisisi na sa huli, no? Di ba pwede magunas yung pagsisisi, no? Pero kailangan mo ba mga magsisi sa huli kung kabalo na kamangon sa kurutuan today? Apart from Jesus, you are nothing. Malayo ka sa Diyos, wala ka ganyan. Amen. Sakto? Natawa na bala. Kung ang Diyos wala nag-upo sa ato, magkabuta 6 years. Oh, hallelujah. Di ba? Unexpected kabulangan. Ay, why you turn makita? Unexpected. No, grabe. Di mo may budget, di ba? Sa una, hampalan ka. No, simbahan na lang. Wala na. Pero, God is waiting for us. He's with us. Natawa na bala. This coming July, mahilig ta anniversary sa GM sa Abunan. Kay Abunan is for Christ. Hindi lang sa Jesus Christ Supreme, but all pastors here in Abunan. Natawa, how great is our God? Because God is with us. Kaya kung wala mag-abunan Diyos sa ato, hindi ta makatinira. Okay. May kasaligan ba ta nga financial? Nga tao? Wala. Ang kasaligan na to, Diyos. No? Natawa lang ba lang? Di ko ma-imagine. Atong simbahan, diri lang. Ningabot sa karabit. Mabini. Ano na, tawa na? Taingalan. May patagok pa. May palakaraan na, ang tawa na. Ato pa, si tagok na tayo. Dahil na ito, magpambrila to. Imagine. Ano itong simbahan na ito? Hanggang bala? House church? Yes, house church. This is the house of the Lord. Pero look at us. Layo na pagkikatuan. Look at us. Our ministry, aragit sa bukit. Wala pa takapinigtirit sa city. Natawa. Kung wala ang kaupo na ito ng Diyos, mag-stahan tayo for 6 years? Hindi. Imagine for 6 years, mini churches na ta, mini affiliates na ta, di ba? Ako, ang iba pa, kung sa mga store pa, mini branches. Natawa lang pala ang Ginoo. That's why sa ato bilang mga Christian, giyutan. Tingnan, God is waiting for us. We need to initiate. We need to make some steps na ang Diyos mismo magkakalipay. Ah, grabe ni anak ko buwag ganyan. I-place ka nila. Hambalin na lang sa Biblia, oh. My Father, I have sinned against both heaven and earth, both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son. Please take me as your heart, man. Father, di ko wala ko mga, wala ko'y karapatan na matawagon mo nga anak, kundi tawagan na lang kung masulungkoon mo. Ayan pa katatay na mati siya yung panghambal? Di ba? Hakus siya, hakus yung kada sa papa. Litaw na bala, papa? Bisan ano kadungol sa mga bata natin, pero saluggan sa papa, anak ko niya. Ang bata, halayo pa, nagpaluinoy na, kay gigutom. Mahuya siya. Pero pagkakita sa tatay, ang tatay, gadalagan una. Natawa lang pala. Dapat mga anak, dapat makita niyo ang mga sakripisyo sa tatay niyo, kag nanay niyo. Hindi man pa-surprise ang dungultan. Natawa lang ba ang tatay? Oh, siya mismo nag-initiate. Ikaw na mismo nag-dinungol. Ikaw na mismo naglayas. Ikaw na mismo naglapta sa mga imong mga higko na kabalastugan mo. Pero ang tatay, grabe, siya gapong ga-initiate talagan palapit. Tungkol kay palangga kagyapon niya. Ang man ang tatay natin sa langit, siya nag-initiate palapit. Pero sometimes sa atong gapalayo kita. No? Natawa ba? Hamalayo? Ay, siya, ang nabala papa, tatay, hindi na ko worthy nga tawagun mo nga anak. Hindi ko worthy. Pero yan tatay, wala nga pangati. Papa yan. Natawa mo lang pabasa, hamalayo. So he returned to his father. So he returned to home, to his father, and while he was still a long way off, he saw his father, him coming. Filled with love and compassion, he ran to his son
embrace him and kiss him. Imagine, hindi mo kang baboy. Nagligid-ligid ka sa baboy, hindi mo kang basura. Pero yung papa, wala, ikaw anak ko niya. Ikaw ni sa panulupan sa iban, pero anak ko niya. Awa na si Lord sa ato, ikaw mo tas panulupan niya sa una. Pero kapala, hindi ah, anak ko niya. Ginapakamatian ko niya, anak ko niya. Di ba? Proud sila. Proud niya ang tatay niyo. Wala tawag mo lang gugma sa tatay. Bisan ano kadungol sa mga bata? Ang tatay, kagnanay, ara, agatiis niya po. Nak, ang iubra ko ni para sa inyo. Ang rason na, nag-upload ko, naglayo ko anak, nanarbaho ko, sometimes di niyo ko makita. Kaya para ni sa inyo nga puturo. Pero sometimes, may mga bata, grabe kadungol, grabe kong maggasto. Tao as if one day billionaire. Huwag sila kabalo nga halos iwad-wad na silang nanay kag tatay ang ilang kaugalingon para nga makakaon ka. Para lang may balunong ka sa eskwela. Para may talon ka sa eskulahan. Para lang mapasungsong ka sa yung uniform ng pag-uplansa. Para lang mapuntahan sa sabon ng mga uniform mo sa shirt, downy, kung ano-ano pala. Pero ikaw na wala kang libre espiritu. Natawa tatay niyo. Bisan kabaw-baw siya, gyakos ka gyapo niya. Kaya nga, palangga ka sa tatay niya. Diba? That's why hindi ka mo maghambal yung mama ko, Lord. Grabe. Aning nanay ko, Lord? Hindi kita mo. Hindi ah, nothing is accident to the Lord. Everything is planted. Diba? That's why ka mo subong, kung may mga ano mga mo si nanay at tatay nyo, or even sa mga online, may online na tayo, may online ha? Hindi accident yung nakabatay mo sa silingapulong. Kaya nga, God is waiting for you. Paano ka makapalapit sa Ginoo nga mismo sa imo nga mga lapit sa kabuhi? Hindi ka ang balong patawan. Hindi ka gani ka balong magpalapit. Kaya nga, sila nakasala, ako yung magpalapit. Ahambog ka gyapon, pareho na ka mo. Wala na sa sila nakasala. Wala na kung sino ang nakasala. Kundi ikaw nakabalos ang kamatuuran, ikaw mag-initiate palapit. Ano na dapat? Kaya nga, ang hypocrisy, you know what is right, but you did not do it. Amo na hipokrito ha? No, karo, kung di ka gusto tawag ng hipokrito ka, palapit ka na. Basta sila nakasala, palapit ka. This is not all about you, this is all about God. Di ba, God is with us. Mahuya-huya ka man, di ka kabalo naman, sita pa kabalo ka, God is with me. Di ba? Mabalabal ka, God is with me, di ka kabalo patawa. Di ba, lang tapos ka kabalo na to. God is with me, di lang mamot na. Hindi na muna. Kasi sa atong grabe dapat ang compassion dapat. Alam mo ka ang compassion sa tatay niyo? He embrace and kiss him. Walay huya-huya. Walay ew. Yeah. Swear tatay mga muna. Kundi anak ko niya. Proud siya. Nagbalik ka. Naghulat lang ko sa imo mo. Di ba? Di hulati ka anak. Pero dugay ka gitya. Kasit bala ang tatay may sala. Pero santes mga bata. Bala when you ma-realize. One day, sooner, later, mga nanay na ito katatay madula na. Pero kita wala pa tayo gina-initiate ng mga maayos sa ato nanay kay tatay. Ano ba lang makarealize na tay, hindi ka na mag-ubra. Nay, hindi ka na mag-ubra. Kuya, kung sino gisuporta sa inyo, kuya, hindi ka na mag-ubra. Ako na. Alam mo lang, ako na, Turan Bala. Ako na. Ako na bahala. Di ba? Ako na, ako na. Madami lang sa bata siguro no. For example, ang anak. Gabo ng anak. Tapos at kaya nga. Dire, kumbaga kung nakita, wala yung opportunity dito. Kung gata ka sa ginong opportunity sa abroad, abroad ka eh. Wala man tayo. Gino, kipawalan ba kita ang mga abroad? Wala. But what we are talking about here, dapat diri pa ka, diri pa lang, build ka na sa pulong sa Diyos. Na whatever struggle mo sa kuwa, kung ano mga tentasyon, kababalaghan to, you can deny sa mga sala. Oops! Hindi na pwede sa akin. That's why gina-train kita. Malay mo, gamitin ka ito sa buha to preach the word of God. Tama? Walang posible sa Diyos. Kaya damo kita Christian. Hindi lang kita Christian sa Jesus Christ Supreme. Damo. Ang mga sa eskulahan ganito, may ginatawag Baptikustal. Kasi pre, Baptist ka Pentecostal. Yung combine. Kita Pentecostal. Nung Baptist sa kaupo naman sa, ano, Baptikustal. Baptist ka Pentecostal, gawapon. Tinga, sa lawa si Kristo, hindi lang kita gagiho. Tanan gagiho sa mga tao na nakakilala kay Ginoong sa Kristo, gagiho ta. Hindi ka magpapalo, hindi na sila, hindi na sakto, kasik pa. Hindi ka mag-judge sila. Kaya kasi hindi ko hindi sakto. Di ba? Hindi ka mag-judge.
saan sila? Kung batawag yung sakto, pati, love! Ipakita kong love. Di ba? Natawag lang ang bata niyo? Ang bata sa 20. So he returned to his father, and while he was still a long way off, his father saw him and coming, filled with love, compassion. He ran to his son, embraced him, kissed him. His son said to his father, Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy being called your son. Iyan papa, wala yung mati. Ama na yung papa. But his father said to his servant, Quick, bring the finest robe in the house and put to him. Get a ring for his finger. Mga kapatid, nataw pala tatayo, why na siya maghambal? Ang di ba, papa, ang bata naghambal, pa, di na ko takos, pero papa, wala yung papati. Uy, kwa itong ano, pinakadami ng mga bata, kung pinakihawang ka na, kaya bata ko nagabot. Ang sing-sing, akabalo ko mo anong meaning sang sing-sing? Ang meaning sang sing-sing is a symbolize of authority. Ang meaning sang sing-sing sa Greek, it's all about access, or family, or name. Ako parang parangyambal, isungsok ang sing-sing. Kaya ini nga bata ko, access ni sa tanan nga property ko. Kung aning anong aras sa akon, may access ni siya. Kita man, the same thing to Jesus Christ. May access ta ni Lord. May access ta. That's why, Valerie, ang sing-sing is all about authority. May authority na siya. Kaya sa una nga panahon, ang sing-sing, pag may sing-sing ka sa sinang nga pamilya, daw ka itiim bala. You can withdraw in it anywhere. Kaya nga, may sing-sing ka mong gibutan mo. May sing-sing ka. That's why, ang sing-sing, importante niya sa una ng panahon. That's why, kapag lang niya, Papa, quick! Kasi, ganda nga kaya rin ng bata ko. Grabe, excited sa Papa! Diba? Namo, excited mga makita ng tatay natin sa langit? Amen. Yung tatay natin sa langit, excited na niya makita. Diba? Excited siya because God is waiting for us. God is waiting for us. Santay sa aton mo, ang atong mga tagipusoon, una ginang hambalin tatay, una ginang atong pandayon. Pandayon mo, tagipusoon mo. Kay santay sa araw na abin atong tsakto na. Ang resulta ka ni feelings lang, emosyon. Hindi na. Kaya pag magpadala ka sa feelings ni mo, nako, patay kang bata ka. Hindi pwede feelings lang. Hindi pwede. That's why, natawag mo lang, pag feelings lang, pairal mo, hindi gina pwede. Ay, iba pa, di ba? Kapag tumibok ang puso. Wala mo ba na, no? Feelings na? Hindi na mo. Balda. Nangabagin ang Bible na rin, what are the results if we are go closer to God? Anong resulta kung kita mo palapit sa Diyos? Hallelujah. Amo ni pinakadabes. Una nga resulta, we will be blessed. In other words, ano, I think, makaryo, ang makaryos, ang taong ano na sa Greek. Or in other word, happy. Ano? Blessed or happy. Di ba? Nagmalipayin mga magpalapit mo sa Diyos. Tandaan niyo mga kapatid. Ang Christian, magtaka ka kung wala kayo problema. That's why, habang in the midst of problem, you can smile. For example, si Sir Don Jubilee, no? Ano? Failure ta sa ano? Tandaan na kung si Lord may susi. Inaaportahan mo, may bingin na iya. Hindi na sa iyo na, may ginaprepare ako the best para sa iyo. Amen. Ano yun? O, possibility, the best na para. O, sila kung siguro ang Bro Jonathan, mag-open ko din si Bro Jonathan, add ko ba si Sir Jonathan? Ano na opportunity? Kaya ba siya si Sir Jonathan, totoong trabaho? Si Bro Jonathan, hindi. Masabi, gusto ko ni Lord, open na natin mo. O, agree mo muna? Nami na. Nami ako, na-realize ko na pala. Nami pala na muna. Ano pala, kung diin si Bro Jonathan, ato si Sir Jovelin. Daw si Timotei na si Paul, no? Hindi ka, no? Wherever you go. Wherever you go. Diba? Right where waiting for you, no? Sakto na. Maabro si Sir Jovelin at tumasin si Bro Jonathan. Hallelujah ka na, best, no? Wala ka na experience. Sige, kung sino gusto ma-experience. Ito, alam, namihan ko ni pala. What are the results if we are going to close to God or closer to God? Then draw near to close to God lang, palapit. We will be blessed in our happy. No? Namihan ko ni pala. Sa taon ng mga otol, sino naka-express nga? Kung may kwarta ka, grabe kapag yung mga muya todo. Kung may busy ka, grabe kapag mga muya todo. Nakatrya ka mo na? The more busy, grabe, papakalang yung prayer.
dini mo nun, dini gusto mo ni Omni. Dini gusto. Pero saan si Alaw na ni, Alaw na ni Lord? Not just to fail, to fail us, but to pass the test. Di ba? Sometimes God allow the test in order for us to have a good testimony. From zero to hero, from nothing to something. Ano na? Kuali na? Ano nang gusto sa Diyos? Kaya sometimes pala, ang iban, pag may blessing, nagpalayo din sa Diyos. That's why sometimes, wala kaya nakadawat sa blessing. Lagi na? Gusto mo. Kaya nga, nakita ang Lord mo. Kung may blessing ka, basi palayo ka ni Lord. Basi makalimitan mo si Lord. Di ba? Nakita na? Damo na na-encounter na ton. Di ba? Ginaprihan. Pag baka-obra ko, pastor, I will help the ministry. I will give the 10%. Pero natawa lang. Kung ara na. Di ba? Dira mo na matisingan kung ihatag na ni Lord ang blessing. Kung ikaw pagit, kumitado sa imo gihambal. Sometimes ako before, kung wala ko na sunod sa calling ko sa Diyos, hindi ko marisuma. Kaya nga, pag-encounter ko ni Lord, pag-encounter ko sa iya, huwag ko ganyan sa ginabuhayan pa. Lord, tunuhan ko na ganyan. Kaya nga, iba ang experience, iba ang encounter. That's why sometimes, pag maghambal gani, I will challenge you, accept the challenge. Kaya ang challenge, amo na mag-build sa atong nga pagtuo. Di ba? Hamal na rin, ikanwa, we learn to rely or trust to His ways. Amo na resulta, ha? We learn. Maka-learn kita kung kapalota magulat sa Diyos. There is a perfect time for us. There is a perfect time nga para sa aton. Ikanwa, we learn to rely and trust on His ways. Ah, Lord, salamat ha. Diba? Even if failure ka, pero nagpasalamat ka. Why? Kapalun ka mo may bagong opportunity na tanginusin mo. Correct. May biggest opportunity na tanginusin si Lord si mo. Tama? Ang importante, you need to move forward. Hindi ka lang mag-atras sa banti. Forward ka lang, forward. Diba? Look intently to Jesus. Dapat may goal ka sa kabuhay mo. Hindi kayo huwag kayo kagulgul, di? Gulgul eh. No? May mga taong sila, bahala, umabot, okay, wala. Hindi lang. Dapat may plano ka, may vision ka, may mission ka, may goal ka. Ano yung goal ko? Mag-goal ka gid, kaya huwag kayo goal. Diba? Dapat may goal ka, kaya tamo mga Christian, wala kagulgul sa kabuhay. Masing ba, okay na. Huli kami. Asa niya naman? Sige, simba lang na. Ah, layo pa. Uras nga. Ah, uras na to. Lapit na, bro. Ah, layo pa. Okay lang. Makaintindi si Lord. For 3 years, 30 years kung gayon. Sis, kinikalabutan. Sige ka po ka okay lang ni Lord. Okay ka lang. No, sometimes aton. Oh, ako, gisal ko. Hindi lang ako. Why ko makabal sa inyo bilang ano? Buti, ako bilang lalaki. Bilang aras sa ministry, kita aras sa ministry. Ako para di mo pa nga ng ministry sa Diyos. Especially pag natukahan ko mawali. Gabi pa lang, gapang laban ako. Habang ko nanay, di na alas 4, gapang halayan ako. Gipang touch ko lang din, hangayan man, harayan. Ay, halayan din yun. Ah, hindi. Kap-kap ko lang. May bulan ba, gina? Ano to? Ara? Aba, sakit kap-kap ang style ko, bro. Kaya gusto ko pag abot sa nga muling at yun. Ah, lupad na. Basta wala pakpak. Kaya nga, God is waiting for me. God is waiting for me. I am excited sa blessing. That's why I am so eager na maghambali sa mabuktong mga ugat ato. Eager kong ikaw mo apot ang panahon madulang itihog na ton. Anong kapaksin ka itong maghambal? Madulang eh. That's why kung may time baka ikudo mo na. Hambal ko na sinyo gift ko na. Kaputot-putot sa itong natapro ka na kung sa tingog. Gift ko na. That's why sa itong bilang mga Christian, dapat maintindihan ni mo ang mga ways ni Lord. Habang rin, what are the results if we are go closer to God? Ikanwa, first, we will be blessed or happy. Ikanwa, we learn to rely or trust His ways. Ikatatlo, we are secure in His presence. Yan rin! We are secure! Din ka man makakita sa security rin. Wala ka makakita rin sa security. Sa tuod lang mga auto, sa paano ni mo ka breakthrough ang imo naming kaposisyon sa mo, for example, naraka sa kapani, dako ka sweldo, kung wala ka ni sa presensya sa Ginoo, ang kwarta mo na daw ayos lang.
Kaya tayo na? Ako, experience ko na. Pero God is really good. Why? Even though gamay lang ang budgeta, kahit damod ka na ko ang budgeta, more na ko gastusan. Kaya tayo na? Sister, kaya nga rin sa nag-ubraman. Di ba? Ako, sa tunang grabe, hambal ko, sa ako ngayon, hambal ko sa ako, Mrs. Love, ma-stop na rin ito sa mga ano, kumahipin ako yan. Kita nila? Di ba? Ang muna sa ang pala sa ito, dapat ma-realize nyo nga, we are secure in His presence. Anong presence si Lord? Arda ang pinakadapis na security sa kabuhay mo. Amen. That's sa mga kabuhay mga kapatid, dapat ma-realize mo subong. Dapat makita mo na ang siguridad mo dira sa Diyos. Di ka makabala ka, makataka kung pilala ka sa church. Kaya wala maghambal ang ginoong aras sa sadako nga panong. Jutay nga panong, nagaupod ako sa inyo habang nila bali, Lord. Kaya sometimes mo nagkadalis ka rin. So, jutay lang sila. Glory to God. Tuod ang pulong sa Diyos. No? Tuod ang pulong sa Diyos. That's why sa ako, nila malinig ka, ang ika-apat, hamalini, what are the results if we go going closer to God? Ika-apat, we learn to be humble. Natawa ang bata mo na? Humble niya, Father! I have sinned against both heaven and earth. Tira na nirealize niya na siya ganina kasala. You need to be humble, mga kapatid. Kaya sometimes ita, makasala na ta sa tao, makasala ta sa Diyos, tikalon pa kita. Hambog pa kita. Garbuso pa, ikaw pa'y masala, isog ka pa. No? Natawa na bala? Natawa bala mga tao nga? Wala nila makilala si Lord, hindi na magpobos. Pataas, magaling lang. Hindi yan, hindi yan. Ha? Grabe na. Pero ano ang bali, Lord? Ang bali sa bata niyo? My Father. Father, I have sinned against both heaven and you. Tandaan mo, ang tatay ng nanay na ito, yata ni salin sa Diyos. That's why kung makikapatawad sa imong tatay, pero huwag kayo nagpatawad sa Diyos, may sala kang yapong sa Diyos. Diba? Amo ni Sato, dapat mo ma-realize natin na ang salagit, amo nang makapalayo na kung sa Diyos. That's why dapat sa inyo, anak, nakasala ka, pero God is waiting for you. He's open arms. Open arms niya. Amo niya ang pag-iing tayo, may quote, tumalay, a relationship with God is the best relationship you can have. Ang pinakadapis mong relationship to know, ato lang relationship mo sa Ginoo. Sakto na siya. Di ba? Kaya bisan pa mga partner na ito maghambal nga I love you? O mga pata na ito maghambal I love you? Wala ka siguro. Anong klaseng I love you? Ara sila. Love you, Lord. Di ba? Kaya sometimes mo lang maghambal ba I love you pa? Kung bulsa. Kaya mo na dating, no? Amo na ito. Natawa mo lang. Hambal niyo. Hambal ni David Mackay. Hambal niya. The greatest comfort in this life is having a close relationship with God. Yung pinakadabes na comfort. Kung may struggle ka, problema ka, God is waiting for you, pinakadabes na comfort, malapit sa Ginoo. Malapit kagit sa Ginoo, mga kapatid. Hindi ka magtinikal. Hindi ka maginampog. Mapaubos ka. Di ba? Sa iyo mga kabuhay sumong, as a Christian, makahambal ka ba nga kung madula ka sa sininga kalibutan? Makahambal ka ba nga langit ka? Amen. No? Ang hambalay ba? Pastor, hindi tayo perfect. Yes, we are not perfect. Not even one. Correct. But because of Jesus, we are perfect. Amen. Di ba? Because of His righteousness, nareceive na natin. Di ba? That's why, pero hindi ka magpalik-palik sa sala. May mga tao mo nga kabalo na sa sala, palapit pagit sa sala. Sige, pagit pa duol, palapit. Diba? Sometimes gani, ikaw naman kita sa pamagi para makasala. Pero kabalo ka naman bawal. Ang pinagbabawal sa Ginoo, ginaubra mo pa. Masarap po ng bawal. Diba? Kaya masarap ang bawal. O sige nga, kita-kita. Kita nga. Diba? Kaya mo rin gusto sa Ginoo sa ato, no? Mamalari. Simpliya, I have said, habang rin, sabi dito, but his father said to the servants, quick, bring the finest robe in his house and put him in, put into him. Get a ring for his finger and sandals for his feet and kill the calf. Be patining, we have celebrated with a feast. Nang tawag ino. Pag ang makasasala, magbalik sa Diyos,
nag-celebrate ang langit. Sa pagbalik mo sa Ginoo, kapatid, sa matutuod, ang pagbunta sa inyo many times, dami nagasimba, wala man nagabalik sa Diyos. Nagasimba na sila, just ritual. Ang mga sa Tagalog, sa Tagalog pa, maraming ang nagsisimba, pero hindi lahat sumasamba. O sa Tagalog pa. Marami ang nagsisimba, pero hindi lahat sumasamba. Kaya nga, piling-pili lang ibiya. Pero ayaw, each one of us, lahat sumasamba. Ano ba lang makonsensya ka kung may ginaubra ka hindi maayo? Kaya nga, ano ang pagsulipliya ko? Habang rin sa Bible, he was lost, but now he is found. So the party began. Amen. Imagine now, pag ikaw magbalik sa Ginoo sa matutuod, magparty ang langit. Wow, amazing. Grabe, no? Pero kung ma-realize na grabe yung kapalangga ni Lord, isa lang na dula, pero nagparty. How much more kita harana sa Diyos? Kung kita matutuod sa Diyos, hindi man kita makita nila nga financial na itong gawas-awas, blessing na itong gawas-awas, but let me tell you, ang ginumayugit. Maghatag nila sa isang way, pamaagi, kung paano ka nilipayon sa pihak sa mga challenge sa kabuhi mo. Diba? Kaya ang challenge sa itong nakabuhi, di mo na ma-deny. Christian ta. Dira ka na magtaka kung wala kay challenge sa kabuhi mo, basin hindi ka na Christian. Lucipian ka na. Ha? Lucifer pala. Lucipian. No. Yan nga ba sa itong nakabuhi, kung may problema ka, malinipon, be rejoice. May problema ka na, rejoice ka pa. Pero ano na ipag-usto, ipag-abot niya puso po ganit. Nga kita tanan, mag-agigit sa problema. No one exchange yun. Ngayon ba ganit, guya lang, problema na. Tawag niya, guya, apiyak na ba mo, no? Na? Be, butang at tawala sa Maxikil number 10? Maxikil. Ay, Maxikil, Maxikil, no? Ang tawala mo lang, dira ka na, problemado ka na. Pero sa tuod ng mga utod, ang ginugit, open arms is sa ato. That's why ikaw subong, dapat makita mo ang kaayos sa Ginoo sa inyong kabuhi. Kaya ba rin, wait patiently for the Lord, be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. Psalms 27 verse 14. Kaya ang Ginoo nagahulat ng git sa inyo. Sometimes nangita po kita sa sign. Hindi ka na mangita sa sign, Christian ka na. Ang sign, aras sa Biblia. Diba? Kung hindi ang opportunity mo, imo. Kung hindi ang opportunity, hindi. That's simple. Dige, pukusan mo gano? Tumuhan mo gano? Diba? Kaya para sa una, gusto mo gano sa una nga magtrabaho sa naman eh. Walang ito kasunod. Sa una, sa inyong call center na eh. Gusto mo gano first mo apply, call center kita. Pero wala eh. Ang balko sa inyo, siguro almost 100 resume na tapos gano ko. Kaya, di mo ko balong English. Diba? Tell me about yourself. Ha ha. Di ko balong mag-response. Kaya nga, ang Ginoo maayugit. Sometimes, giluto ka sa Ginoo. Nag-agi ko na na business consultant, nag-agi ko na na isang sales representative. Yan. Yeah. Doon, nagka-coordinator ang dating. Nagkitay kami sa arsikularyo, dito sa ano, sa Bakulod. Ang Diyon ako na ako, Diyotay, leader nila. O sir, aray ka mo sa Bakulod? Di ba, sa Sibolo mo eh? May planta na sila siguro ay. Sino nga gawa ka? Kung gawa yung manager pa. Di ba? Eh, sometimes mo, datong nakabuhi ba lang, may mga, sometimes ito, may dapat i-give up ta sa itong nakabuhi. Para makasunod ang namin sa itong nakabuhi. Correct. Di ba? Pero when it comes sa inyong relationship, wala mo kailangan i-give up. Kaya pareho mo Christian. Correct. Kung pareho mo Christian. Kung mag-give up siya, basta importante ikaw, hindi ka mag-give up. Kaya mag-give up, perde. Sakto? Amen. Ang mag-give up, perde. That's why, sa aton mga anak sa Ginoo, siguraduhon naton nga kita iagit sa Dios. Kaya naman rin, so the Lord must wait for you to have to come to Him so He can show you His love and compassion. For the Lord is faithful. Ang iba na term, He's just. Di ba? He's the only judgment. Siya lang maka-judge. Blessed are those who wait for His help. Ano daw? Bulahan ang mga tao nga nagahulat sa iyang tabang. Sa iyang bulig. Wala kayo man panawagan. Diyos lang. Kaya sa atong nakabuhi, damo kitang na-encounter.
Pero sa pihak sa atong encounter sa takabuhi, dapat sigurado naton nga kaupod naton ng Dios. Amen. Amo lang i-share ko sa pulong sa Ginoo para may maguwa mo kita kay damo lawi kasi madulaan kita sa ano. Pwede magkanta sa ano? Sigang dudalas ng kanta. Haleluya. Ini minuto pa, no? Iprano pa. Haleluya. Sige, Dios. Sige, matindog ta kag iklos na naton mata kag matita sa kanta. Haleluya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. I-focus na ito ang pagaling muna na sa Diyos. Sa pagpamati sa kanta. Thank you.
Panginoon, hindi lang papatigahan mo ang tagipuso. Hindi lang papatigahan o tunay mo ang tagipuso. Hayaan mo nga at least gabitong taniya. Subuon ka. Hambalan ka. Alalayan ka. Huligan ka. Kaya ang Diyos natin mga utod. Islam. Kumpasunit. Dapat ma-realize natin na kung wala ang Diyos sa ating nakabuhi, wala kita'y maupan. Nasaan ano natin kapisan, kabuktaw, temprano. Kung wala ang Diyos, useless kina tanan. Pero mga utod, challenge yung nga kamu mismo sa iyong paugalingon. Mag-initiate ka mo sa mga butang na ang Diyos mismo malipan sa iyong ginaobra. Lapit na ang pagbalik sa ating Amay sa langit. Ang mahambal ko lang sa inyo mga utor, kung nakakumit ka mo sa Diyos, nakapromisa ka mo sa Diyos, tumana ang iyong promisa sa Diyos. Nakahambal ka mo. Nakahambal ka mo sa isang tao na masakit. Pag-initiate ka mo na maistorya ninyo na makapangayot na sa kapatawaran para madula ang barrier natin sa pagpangalagad sa Diyos. Sometimes di ta makasimba sa matuon. Di ta makapangalagad sa matuon. Di ta makasingkit sa matuon. Di ta makahambal sa matuon. Kaya kita mismo sa kong kagalingon hindi matuon. Dapat ma-realize na ito na dapat itong kuhaon ang mga butang sa atong nakabuhi na hindi nakahimaya sa Diyos. Mga teacher naton, mga balatsyagon, mga hambalanon, mga pamahagi naton hindi yan sa Diyos kuhaon na ito na. Blessing sa Ginoo nag-aawas. Pero sometimes nagalihis naman sa atong mga sala. Dapat ma-realize na ito. Mga atong nakabuhi, kung wala ang Diyos, basura sa panulukan sa atong Ginoo.